Sa iba pang mga balita, sinabi ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOS na may magandang resulta ang kanilang isinasagawang investigasyon sa pagkamatay ng radio broadcaster na si Juan Humalon o DJ Johnny Walker. Ito'y kasunod magkaroon ng pagpupulong sa pagitan ni Undersecretary Paul Gutierrez at Police Colonel Dwight Monato. Para sa detalye ng balita, alamin sa aking report. Kasunod ng pagdadala sa radio broadcaster na si Juan Humalon o kilala rin bilang Johnny Walker sa huling hantungan nito, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamilya nito na makakamit ang hustisya sa pamamagitan ng Presidential Task Force on Media Security o PTPOMS. Ipinarating ng Pangulo na patuloy ang pagsisikap ng law enforcement agency na matukoy ang nasa likod ng pamamaril sa yumaong mamamahayag. Ayon kay PTPOMS Undersecretary Paul Gutierrez, may magandang resulta raw ang isinasagawang investigasyon. Nakikita ng task force na bunsod nito, mabilis din na masusolusyunan ang insidente. Bukod sa pagpapahayag ng pakikiramay sa pamilyang naiwan ni Humalon, nais din nila na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng radio broadcaster sa pamamagitan ng pagtunton sa mga sospek. Kasunod ng pagpupulong sa pagitan ni Gutierrez at Police Colonel Dwight Monato, tumungo si Gutierrez sa pamilya ni Humalon upang iparating ang tulong pinansyal mula sa Pangulo at kay House Speaker Martin Romualdez. Gayun din agad na nagpadala ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ni Secretary Rex Gatchalian at Undersecretary Edu M. Punay ng tulong pinansyal at educational assistance para sa mga anak ni DJ Johnny Walker. Samantala, maliban sa pagpupulong ni Monato at Gutierrez, nagkaroon din ng hiwalay na pagpupulong ang National Bureau of Investigation at Regional Office ng PNP na Directorate for Investigation and Detection Management o DIDM. Target nito na mas makakuha pa ng komprehensibong detalye ng insidente. Sa ngayon, mayroon ng 3.7 million na reward sa sinumang makapagsasabi sa lugar ng tatlong sospek sa pagpatay kay Humalon. Noong November 10, nagbaba si Governor Henry O. Aminal Sr. ng 500,000 na reward sa makapagbibigay ng impormasyon ng mga sospek. Tig 100,000 naman ang ibinabang reward ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PTPOMS kapalit ng impormasyon ng mga sospek. Para sa Your TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.